Words. Dito tayo magsisimula sa taas na part. Para maiwasan na di kumalat o magdumi. Nagawa ng kamay natin. Shading, kukopyahin mo lang yung mismong nasa reference. Kung light lang yung nasa reference, ganun lang din dapat. Kung dark naman, dark din, basta katulad ng nasa reference mo. Pero pag naman kasing dark na mundo mo, nung iniwan ka ng jowa mo. But di mo sinabi nung una. Graphite pencils nga pala yung ginamit ko mga lapis. Dito sa dark areas, 8B yung ginamit ko. 6B naman dun sa dinasyadong dark. 2B para dun sa light areas. HB naman ginagamit ko dun sa mas light. Dari nung nasa reference ay may pa flowers pa sa ulo. Ganda ka, girl. Char, maganda talaga yan. Pamangkin ko yan eh. Gumamit ako ng makeup brush at cotton bud sa part na to para sa shading. Kung wala ka makeup brush, hiramin mo muna yung sa ate mo tapos sabalik mo din pagkatapos. Char, tingin mo na, Lods. So weird. Para dun sa maliliit na highlights, gumamit ako ng kneaded eraser. Pwede ding pencil eraser kung meron. Basta kung anong meron, go lang. Pwede din yung normal eraser lang, tapos sikat mo using cutter. Tapos, yung kanto yung gagamitin mo pang erase para dun sa maliliit na highlights. So ayun, ulit lang ulit yung background music. Hindi pa ba sapat yung narinig nyo? Ulit-ulitin ko pa ba? Kung may tanong po kayo, comment down lang po at ma-reply naman ako. Ulitin ko po, HB, 2B, 6B, 8B. Yan pong gamit kong lapis. Pwede rin gumamit ka ng mechanical pencil para sa maliliit na details. So, dito naman tayo sa left side ng buhok. Gumamit ako dito ng graphite powder. Kung wala kang graphite powder tulad ko, pwede naman tayo gumawa. Kiniskis ko lang yung lid ng pencil sa sandpaper. Kiskis mo lang brush tulad ng first kiss mo. Wale. So, magbabago rin po ako, kaya lang hindi po po siya ngayon. Pagkatapos, kumuha ka ng lalagyan at dun mo ilagay yung powder. Tapos, sausaw mo na dun yung brush at yun. Pwede mo na gamitin. Pag nakopya mo na yung shade ng buhok, gamitin mo na ng lapis para makopya mo yung hibla ng buhok na based dun sa reference. Honestly, para sa akin, buhok ang pinakamahirap paggagawa ng portrait. Grabe kasi yung kailangang effort at patience para makopya mo ng tama yung mga hibla. Pero kailangan lang natin ng tiyaga kung gusto natin na mas mapaganda yung drawing natin. Sabi nga, di naman tayo printer na seconds lang, tapos na. Pasensya na at patuloy ang video. Ilang araw ko sa brownout gawa ng bagyo.
Pero gagawa ako ng tutorials kung paano po ginagawa yung samata. Subscribe ka na, Lods. Tapos pinutin mo yung bell button para ma-notify ka sa mga susunod kong video. Gumamit din ako ng tissue paper para mas maging smooth yung skin tone. Dito naman sa cheeks, gumamit muna ako ng tubig na lapis pang shade. Tapos, kinimitan ko ng makeup brush para mag-blend. Pwede din yung tissue paper. Pag mag-shade kagamit ang lapis, kailangan pahiga yung paghawak. Tapos, yung gilid na lead pencil lang ipukuskos. Layer lang ng layer hanggang makopya mo yung nasa reference. Same lang dito sa nose area at sa kabilang cheeks. Kahit anong brand ng graphite pencil, pwede mo gamitin. Depende kung alin mas gusto mo. Itong gamit ko ngayon ay walang brand, pero okay itong gamitin. Nabili lang kasi ito ng ate ko sa online. Pero mararecommend ko yung Staedtler pencils kasi yun na talaga gamit ko dati pa. Pwede din yung Colleen pencil, basta depende sa trip mo. Dati nga Munggol ang gamit ko eh. Lahat naman siguro tayo dyan nagsimula. Pero pag gusto mo mas realistic yung drawing, gumamit din tayo ng charcoal or graphite. Medyo pricey nga lang pero malaki naman matutulong para mas mapaganda yung drawing natin. Pagkatapos ng right cheeks, sunod kong dinodrawing yung pintrum. Tulad ng sinabi ko kanina, layer-layer lang hanggang makopya natin yung mismong nasa reference. Sunod naman yung lip. Mas madadalian tayo dito kasi di kita yung teeth, kaya di natin kailangan i-drawing. Buti na lang, sakto lang yung smile na ating girl. Needed eraser ulit yung ginamit ko dun sa light areas ng lip. Tapos, kinimitan ko ng mechanical pencil yung mga lines na maliliit. Siyempre, yung chin. Masarap taluan ng tang. Ay, chin pala yun. Gago! Gamit ulit tayo ng tissue paper or makeup brush pang blend. Ulit-ulit lang talaga yung background music. Okay lang yan. Paulit-ulit, ganyan naman masasaktan. Charot! Sana'y di lala kita nakila. Pagkatapos ng chin, leg naman sinusunod ko. Sunod na yung kabilang part ng buhok. Same lang din ang process katulad ng left side ng buhok. Mas okay na ikis-kis ulit natin sa sandpaper yung gilid ng lead pencils para magawa natin na maayos yung hair strands sa hibla. Pwede din kayo gumamit ng loose stick para dun sa mga strands ng buhok. Parang gagawin nyo lang pointed eraser yung dulo niya para makagawa tayo ng mga highlights yung sa hibla ng buhok. Makatulong din yung loose stick para dun sa mga tikwas-tikwas ng buhok. Pag sa tingin mo, okay na yung buhok, ayusin naman natin yung shading sa pagitan ng buhok at mukha.
lapis, tapos i-blend ng brush, tapos lapis ulit, tapos blend. Paulit-ulit lang hanggang sa mukha natin yung tamang skin tone. Okay lang naman maglampas ng slide yung pag-shade at pwede naman siya burahin. Burahin mo na din yung mga alaala nyo para di ka na masaktan. Char. Kung di na ako magpapatibok ng puso. Well, ang pwede nga pala gamit ng papel lods. Nabili ko siya ng cartolina size, kaya nikat ko lang para maging 9 by 12 inches. Mas smooth kasi yung texture niya, kaya perfect for shading. Pero pwede naman kahit anong papel gamitin mo. Pero mas maganda pa din kung may papel ka sa buhay ng crush mo. Kala mo tapos na. Kala ko din. Advance ako mag-isip. May mga idadagdag lang para mas lalong gumanda. Isasama ko na yung design ng damit. Di pala bagay pag plain lang. Gumamit nga pala ako ng DIY Mona eraser para sa damit. DIY muna tayo at matatagalan pa pag nag-order sa online. So kaya sa pa, wala akong pambili. Yun talagang dahilan. Puta brand, ganun kagayaman! Pakpak yan guys, di lang halata. Ginagawa mo! Ayusin natin yan mamaya. Idadarken ko pa ng slight yung skin tone ng face para pantay sa braso. Advice ko lods na gumamit ka ng papel na papatungan ng kamay mo para maiwasang magdumi yung drawing natin. Ang ginamit ko ay wood na manipis at yan nakita ko dito sa bahay. Wala lang, arte-arte lang. Gusto ko lang malaman, ang go-order ko ay bulalo. Bakit ako bibigyan ng noodles? Bakit ako?
So ayun lods, nilagyan ko na ng slate na contrasting sa pagitan ng pakpak at background para mas ma-highlight. Ginamay ko na din yung flowers sa taas. Tapos na. Salamat sa panonood.